Thank you very much at magandang araw po mga kaibigan. Nagbabalik po ang inyong programang Aksyon Central Luzon Special Edition. Ito po si Sunny Lopez. At ngayong episode po natin ito, very special dahil ang pag-uusapan po natin na naman, no, I think for the fourth time, itong tungkol po sa Apong Mamakalulu at na ngayon po ay shrine na. That is the reason why we have invited the Auxiliary Bishop of San Fernando at Parish Priest din po dito sa Holy Rosary Parish Church ang ating pong His Excellency, the Most Reverend Father Pablo Virgilio David. Welcome po. Salamat. At kasama po namin ngayon, mga kaibigan, ang rector po ng Apong Mamakalulu Shrine. Mamaya po yung complete na pangalan po ng shrine na isasabihin nila sa atin. Ng Archdiocesan Shrine of ito, Christ Our Lord of the Holy Sepulchre, Father Rick Luzon. At siyempre po, itong matagal ko nang nakakasama dito. Laging naghahanap sa akin. Nakita niya ako sa Facebook. Hinanap po sa asawa ko yung number ko. At nandito na naman po siya, I think for the fourth time, ang in charge po ng construction ng Apong Mamakalulu Shrine at saka po yung Apo Dedication Chairman, si Engineer Jun Chatko. Welcome again, Engineer Jun. Thank you, Asani. Okay. So, magandang-maganda po itong pagkakataon na to. Nandito po si Bishop Ambo, no? That's what they call you. Yeah, Bishop Ambo. Oh. Okay na yun. At kwento niyo po yung kasaysayan o yung history po nitong ng Apong Mamakalulu Shrine. Tapos, saan tayo magsisimula? Oo, mahaba yan, no? Pero yan, it's a good topic to discuss. Yeah. Maybe magsimula ako sa pinaka-recent, no? Because March 23 po nitong 2012 ay na-inaugurate na yung Apo Shrine as an Archdiocesan Shrine of Christ Our Lord of the Holy Sepulchre. No? At ibig sabihin, meron na po siyang official canonical status at na-dedicate ang simbahan. That was on Friday. No? At dumating ang Archbishop along with the two auxiliary bishops. And how many priests, Brother June? Mga 20-something. 23. No? Ang 23 priests concelebrated doon sa Misa. Well, ang preparation that led to the recognition of the Apo as a shrine ay nagsimula noong June 2010 nang i-lift ng Archbishop yung ban. And then ang first mass ng Archbishop was August 15, yun ang Feast of the Assumption. Yes. No? At noon niya in-announce yung formal lifting of the interdict. Alam niyo po, under an interdict itong chapel nito for 25 years before that. Nung panahon ni Archbishop Oscar Cruz. Yes. So, pabalik po ako, 25 years before 2010, marami pong taong dumarating sa Apong Mamakalulu, pero walang misa. Yes. Walang kasi misa. Pinagbawal ng Archbishop, no? Because it remained as a private property of the Dayrits. And then, of course, ang mas makulay na kasaysayan ay yung more than 100 years before that. Ano po? Kasi po, ang kasaysayan na binabakas po natin ay nagsimula noong mga 1834. Ang parish priest po ng Holy Rosary Parish ay si Father Macario Paras. And he was parish priest until the 1840s. Pero noong 1834, pinagawa niya itong image na ito. And then the image was housed in a private sanctuary or a oratory, ano? Tapos, and then itong image na ito was moved to the church in Pisamban, Maragul in 1872. And then nagsimula na yung devotion to the Apong Mamakalulu at medyo talagang umunlad yung devotion noong mga 1890s na, noong panahon na noong revolution. When we were undergoing really a time of crisis at nagsimula na din noon ang pagpuprosesyon in Piyesta ng Apo and then procession ng Apong Mamakalulu in the 1890s, no? 1897 to be exact, no? At pagkatapos po noon ay may nangyaring napaka controversial na bagay tungkol sa Apo noong 1928. Actually nagsimula yung controversy 1927 pa nung ang isang grupo ng pangalan ay Union Angelina nagkaroon ng pagtatalo doon sa parish priest noon ng pangalan ay Father Almario. Mm-hmm. Apparently over funds, no? Related to the expenses para sa Piyesta ng Apo. Well, medyo nag-escalate ng konti itong animosity na to. In 1928, nagkaroon ng abduction
Abduction. Abduction of the image, no? Hinold up yung image. So the image was abducted and, you know, brought to a private home by certain Alvaro Fajardo, kasama si Heriberto Navarro. Sila yung kamarera, no? Recamadera, in charge of the upkeep ng apo. And because of that, nagdemanda ang Archdiocese of Manila. Hindi pa tayo diocese noon, yes, sa Pampanga. We were under the Archdiocese of Manila. Nagdemanda ang Archdiocese of Manila at umabot ang kaso sa Supreme Court. And the case was decided in 1929. And the Supreme Court decided in favor of the Church na ito ay dapat isuko ni Alvaro Fajardo because merong katibayan na pinalabas ang simbahan that the image was already part of the inventario, okay, of the inventory of goods. Meaning, hindi siya kasama dun sa pinamana ni Father Macario Paras sa kanyang pamangkin. Mm-hmm. Ang pamangkin niya noon si Mariano Henson. Okay. Yeah, siya yung parang unang parang heir nung mga pag-aari nung si Father Macario Paras. And I think ito yung naging basis ng decision ng Supreme Court in favor of the Church. Kaya lang, nung i-order ng Supreme Court na isoli yung image, apparently, pinaduplicate yung image. And isinoli yung original and the duplicate was put in the kamalig of the Day Ritz. And people started to believe that that was the original. And of course, people started to go also to, yes, that kamalig which served as a makeshift chapel. At nung una, humihingi ng permission ang mga direts na payagan yung misa doon sa kanilang kamali, no? At hindi pumapayag yung Archbishop O'Doherty. But eventually, yung mga pari dito, paring Kapampangan na, wala na yung mga, yes, Augustinians, no? Tsaka yung mga, wala na yung mga Kastila, nagmisa na rin yung mga pari, no? Until of course, nangyari yung interdict ng panahon ni Archbishop Oscar Cruz. I told you before that I used to remember that before the interdict po, nagsiserve ako sa misa nung panahon ni Among Ocampo, who's the parish, yes, priest. Yes, the parish priest. Oo, oo, Senor Serafino Ocampo. That's right. At marami pang ibang mga pari na nagmisa din, yes, doon. Pero it remained as a private property. Opo. At mukhang doon nang ang source of friction yun. Eh, no? At parang siyempre, if the place of devotion is really a private property, walang jurisdiction yung church, no? Kaya very awkward yung institutional church na makipag cooperate doon sa How long that did that last? Well, until of course, tatlong dekada ata yan, no? Yeah, 1985 until 2010. Tapos po yung simbahan noon o yung kung saan nag-hold ng misa dito po sa may istasyon ng tren, hindi ko, yeah, ba? Kasi ho, nung una, ang mga taga-barangay Lourdes Sur ay nagmimisa doon sa apo, nakikimisa doon, nagsisimba, no? E later on, noong naban ito ni Archbishop Oscar Cruz, nangailangan sila ng isang maliit na chapel and nagtayo sila ng chapel along the Riles. Mm-hmm. Yes. Isquatter yung church doon, no? And finally, in 2010, we received a letter from the government informing us that the place was being reclaimed by the government for the North Railway project. Tapos, no? Gusto sanang tumutol ng mga taga-barangay Lourdes. Ang sabi ko, huwag na kayong tumutol. Sabi ko, yun lang nagamit natin for several years yan. Malaking bagay na. We were squatter talaga tayo dyan. Sabi ko, paubayan na natin. Sabi nila, saan tayo magmimisa? Kayo na po ang parish, unang parish priest. Saan tayo magmimisa? Bishop, sabi nila. Sabi ko, kahit naman sa garahe, may pagmimisa mo kayo. The church is not the building. It's the people of God, ang sabi ko. Kaya lang, it would be better kung meron tayong a decent place of worship. And it was then that I started toying over the idea na sana yung apong Mama Kalulu ay ma-turn over na siya sa simbahan. Kaya nagtanong-tanong ako at ang unang tinanong ko si Mrs. Tess Wilkinson. At siya ang nagsimulang magtanong-tanong din sa mga connection niya kung ano bang pwede namin gawin. And it was then that we found out na much of the property was under foreclosure already at nasa authority na pala ng bangko except for a little piece of property sa loob ng simbahan na
that belong to parang among the Derrit heirs, no? Opo. Meron ding Derrit heirs na mga Vital, no? At sila yung unang nag-volunteer na to donate. Kaya the goodwill also came also from their family. Yeah. So, the rest is history, no? Yes. Oh, pero marami kayong napasaya doon sa ginawa niyo yun. Kasi marami nag-aantay talaga. Even without the Mass, the celebration of the Holy Mass, that's right. Thousands and thousands of people do go there, especially during Friday. Yeah. They start coming around 2 o'clock in the morning. Yes. Hindi makapaniwala si Father Rick nung nagsimula siya. Sabi niya, 2 a.m., may tao na doon? Oo naman, sabi ko. Parang embassy yun eh. Madaling araw pa lang, nakapila na yung mga tao. Kaya nga, di ba, sabi mo, nakalock pa yung gate. And for me to see, talagang I dared myself, I stay there, Webis ng gabi. Hindi ako natulog hanggang alas 3 para lang makita yung eksena. Mm-hmm. Ano yung eksenang magaganap ng mga alas 12, alas 1. Mm-hmm. And lo and behold, kung ano yung sinasabing kwento, eh, napatotohanan ko sa sarili kong mata, ito hindi ko makalimutan eh. Sarado pa kasi 2 o'clock siya yung nagbubukas ang simbahan. So, 2 o'clock at 1:30, mga tao nagsimula na pumapasok sa gate or sa ng simbahan. There was this old man on his knees. Nagdarasal na, nakaluhod, nakahawak sa grill ng simbahan. At pagkatapos, pag nagsimula nagbukas ng alas 2, yan na, puntahan ng mga tao. Pero marami sa kanila ay, sa kapampangatawan natin, dalenter eh. Mm-hmm. Sa nanay ko, sa palengke din nagtitinda. Mm-hmm. So, malamang yun ay mga nagtitinda doon na bago magbukas ng kanilang tindahan, yes, ay magdarasal muna sa loob. But they're coming from all over, no? That's right. Simply edifying, you know. That means even the vendors are devotees. Mm-hmm. Exactly. Yeah. Correct. So, and mga balikbayan, so maraming pag-uwi nila dito, isa sa mga ginagawa nila, especially if they're from Pampanga and Angeles City. Yeah, well, sa nakalipas na araw ay namamalagi na ako doon. Minsan may makita ka nga na mukha kang balikbayan, no? the way you see them, you know, mga nakatalagang luxury cars, no? Yes. At bihis alam balikbayan din. Pero minsan natatanong ko rin sila and kung nakukwentuhan kung saan sila galing. And maniwala ka sa hindi as far as Pangasinan. Mm-hmm, yes. There was one who is from Palawan, pero may meron siyang kamag-anak sa Angeles. So really, our devotees are not only coming from Pampanga, yes, but nearby provinces and even other regions of the country. But I have to insist also na during the time of the ban, marami ding mga educated Catholics, mm-hmm, na regular churchgoers na medyo nag-distance ng konti. Mm-hmm. Kasi akala nila bawal o yes, baka parang parang hindi tama na pumasok sa isang lugar na pinagbawal ng Catholic Church. But you know who consistently made their presence felt in sa Apo? The poor. Yeah, no? Yung masa. Especially yung masa talaga. Mm-hmm. No? Kaya tinawag ko yung Apo Church as the Church of the Poor. Mm-hmm. Ang majority na pumupunta talaga doon ay yung mga simpleng tao, mm-hmm, na even those people who would not go to a church like Holy Rosary Parish, no, no? Yeah. At they feel at home at Apo. No, sabi nga there's nila, hope there, no? Yeah. Yes. Yeah. Okay. At makita mo rin yan, sir, no, dun sa nag-introduce na rin kami kasi ng Every Hour of Confession, beginning from 6 in the morning until the last mass, 7 in the evening. So on top of the 12 masses, from 6 to 12 masses, we also have yung confession all day. At doon mo rin makikita a confirmation of what Bishop is saying. It's really the Church of the Poor. Sa kanilang mga kwento, talagang makikilala mo sila, yes, sa kanilang pangungbisan. In fact, nung una, parang I felt awkward. Eh, nung unang mag-misa ako doon sa Apo, dahil talagang it's eerie, no? Pagpasok mo, napakatahimik doon sa loob. Yes. Exact contrast between the noise in the marketplace. Kasi, yes, di ba, nakapaikot siya ng palengke, di ba? Palengking-palengke yung paligid. Pero once you step in the church, parang kikilabutan ka na the silence, no? Talagang ang tao nakafocus dun sa prayer, no? Tapos, nung magsimula na ako magmisa doon, pag nag-homily ka, parang feeling mo ina-absorb ng mga tao lahat ng sinasabi mo. Yung, they're like a dry piece of sponge na parang absorbing every bit of the Word of God. Gusto kong dagdagan yung kwento ni Bishop. Continue ko lang yung, talagang hindi ako natulog ang alas 3 ng madaling araw. No? Mga alas 2 na yun or 2:30, so binuksan na yung simbahan, pumasok na ako. Maya-maya, there is this white-haired man, no?
who sat in front of the pew of the church. Tapos lumuhod na at nagsimula na magdasal with this gesture. Talagang di siya gumagalaw, no? Sinabayan ko. I was at his back. So ako rin, nagdasal na rin, nagsimula. First time ko eh, kagagaling ko po, galing ng studies for 2 years. So sinabayan ko. 5 minutes, wala talaga, diretso. Ganyan lang siya. 10 minutes, ganun pa rin. 15 minutes, sabi ko. You begin to ask yourself, ako sa moment na yun, ano kaya ang pinag-aaralan ng tao ito? What is it that he's praying? And, anong laman ng kanyang loob at anong hinihingi sa ating Panginoon? So, I think representante lang siya ng maraming mga debotong ni Apo na pumupunta doon. At yung very touching din, tulad ng kinukwento mo, eh, yung mga sulat. Ay, maraming sulat na iniiwan yung mga tao doon. Kaya nga naglagay na ako ng kahon eh, kasi inilalagay nila doon sa katawan, no? Doon sa icon mismo, doon sa image of Apo. Eh nagiging parang maduming tingnan, tapos nagkalat doon. Pati nga yung kanilang mga donasyon, iniiwan nila doon. No? At alam mo, yung mga sulat, iniipon namin yun, pinafile namin, so that we could pray really for them. No? Dalawang klase lang ang sulat, may hinihingi at nagpapasalamat. And most of the people na mayroong hinihiling kay Apo, eh, after you know a few weeks, magpapasalamat sila. Makikita mo pa nga yung tipong pattern ng mga sulat nila. Makikita, ay, ito rin to. Parang ganun, no? Yung merong isang tao na nagsusulat sa yellow pad. Tapos makikita mo yung penmanship niya, pareho lang. Siya yung humiling, tapos makita mo, nagpapasalamat na, na yung hiniling, pinagkaloob. Ano mostly hinihiling nila? Yung ang kalusugan ba yan? Or? Marami tungkol sa kalusugan. Pero alam mo, marami humihingi ng tawad. Kaya nga sabi ko, bigay natin yung confession. Okay. If we make the sacrament really available to them, that would really enhance their spirituality. Kaya nga sabi ko, sayang for so many years, no? Parang we sort of lost by the fall. Sabi nga ni Bishop, eh, hopefully one of the special characters of Apo will be the availability of the sacrament of confession every hour. At yun na po ay naumpisahan na natin patuloy po natin gagawin yun. So tuloy-tuloy na yan? Tuloy-tuloy po. Not only during Quaresma, may Lenten season, but every Friday po. At ngayong may mainstay na doon, kung available din ng pare, outside Friday, by request, kung may gusto mong umpisahan, may bukas ang opisina at doon mag-request for the sacrament. And also, yung pinakamaganda rin na nangyari doon, yung nung naglagay tayo yung mensahe ni Apo. Ah, mensahe ni Apo. Yeah. Yung pagka hawak mo, pagka halik mo kay Apo, bago ka lalabas, meron iniligay si Bishop doon na mensahe kay Apo. Mensahe ng Apo. English and Tagalog. So, bubunot ka ngayon ng isang mensahe doon. And that mensahe, minsan, or most of the time, sagot. Parang sagot na ng panalangin mo. Kaya yung iba, eh, makikita mo sa tuwa, eto na. Sinagot na ako ni Apo. Hindi sinabi ni Brother Jun kung saan galing yung mga mensahe na yon. Ang ginawa ko kasi, I wanted to enhance the devotion with the scriptures, with the Bible, na hindi lang humahawak na gano'n yung mga tao, gano'n, para nai-evangelize din sila. No? Eh ako, Bible scholar pa naman ako, parang yun ang pwede kong i-contribute. No? Ang ginawa ko, parang I lifted from the Bible mga snippets, mga one-liners of Jesus. No? Ang mga tawag ninyo, soundbites, mga ganyan, mga one-liners lang, mga tipong, your sins are forgiven, stand up and walk, blessed are the poor in spirit, love your enemies, come to me all you who are weary, mga ganyan, no? Ayan, so sinulat ko yan in English and Tagalog at pinareproduce ko yan, so pinapa-photocopy ko and then cut into small pieces of paper, tapos bumubunot yung mga tao. And alam mo, minsan nga, nakwento ko sa kanila, mayroon isang ali doon. Ang tagal niya nagdadasal ng ganyan. Siguro more than 30 minutes na siya doon. Eh, nagkataon hindi Friday, ordinary day. No? I mean, the other weekdays, no? And daan ako ng daan doon kasi may pinapatrabaho. Sabi ko, yung ali, ang tagal na niya nagdadasal. Ano kaya? Like you, no? Yeah. Parang you become curious, no? Yeah. Sabi ko, Panginoon, bigay niyo na po hinihiling niya. Pagkatapos, dumaan siyang ganyan. Tapos, bumunot siya doon sa box, no? Ng mensahe ng Apo.
Tapos binasa niya, biglang naghagulgol. Nag-iiyak. Tapos lumapit ako, Ale, okay lang mo ba kayo? Sabi niya, sinagot ako ni Apo. Tapos, sabi ko, anong sagot? Sabi niya, ito, pinakita naman sa akin. Binasa niya, ay pinakita sa akin, binasa ko, mahalin mo ang kaaway mo. Nalaman ko tuloy nung dinadasal niya. And also, naging handicap-friendly din ang sanctuary. Yes. Very good. Yes. Naglagay tayo ng mga rampa. Kasi dati, stair lang yan eh. Mm-hmm. So, yung mga matatanda. May sakit o yung matatanda, hindi nakakaakyat. Yes. Ngayon, ang ginawa ni Bishop, pina-study sa akin yung ramp kung paano. So, gumawa na tayo ng ramp at we have an available wheelchair. All standby doon sa mga hindi nakakalakad. Right. Ngayon, lahat ng uri ng tao, I mean, may sakit, may kapansanan, pwede na ngayon lumapit doon sa image ni Apo. Since you're saying that, Brother John, siguro paanyaya sa mga audience natin, ano ho, na mga deboto ni Apo, kung mayroong ibig mag-volunteer sa inyo, we'd like to organize the volunteers. Yes. Ho, lalo na yung those who want to assist the elderly and people with disabilities. That's right. No? Na tagatulak ng wheelchair. Yeah. Mm-hmm. Alam nyo, malaking bagay ho yun, no? Nang ilalapit yung mga tao, tapos iikot sila. Siya kasi yung engineer, sabi, parati ako nag-o-order sa kanya, sabi ko. Basta isipin mo, paano mo gagawin na ang yan, wala nang hagdan. Basta ramp siya, pero banayad ng pag-akyat, sabi ko. At may mga hawakan yung mga tao, para hindi sila mahirapan, sabi ko. Nagawa. So that's stairs talaga yan, di ba? Yeah, dati, oo. Matarik na eh. Oo. Oh. Yeah. Yun nga. At mga matatanda, di ba? Hindi makaakyat. Yeah. Mabuti naman, sabi sa'yo yan, hindi mo ata inisip yun eh. Pinaisip niya po. Pinaisip, oo. Mabuti naman dahil po marami naman sa nagpupunta doon, may kapansanan talaga. Yeah. Yung mga devotees. In fact, yung iba nagpapa... They believe that by going there and praying there, yung that's mga right. Sakit nila, cancer, yung wala nang pag-asa sa mga doktor, so, sa siyensya. Nagkakaroon po sila ng pag-asa doon. Oo. May dinagdag pa ako, Brother Sunny. No? Yung doon sa corridor kasi, kapag pumipila yung mga tao, parang nakatayo lang sila doon. Sayang naman yung opportunity na nakapila lang sila, nakatayo, wala sila nakikita, sabi ko. So, doon sa corridor, naglagay ako ng mga posters, na biblical posters, from Genesis to Revelations, na parang nag-aaral na sila habang sila'y lumalakad. Okay. And it's a form of catechism na very evangelizing. Mm-hmm. At mga eksena sa Biblia at mayroon pang caption doon in Tagalog. No? Although nagko-complain yung pasabat, ba't Tagalog, ba't di ka Pampangan? Oh. I'm trying to be friendly also so the guest na hindi ka Pampangan. Ano? But siguro, we have to accede to that request na mayroon din siyang title Kapampangan. Na Kapampangan. So at pagkatapos niyang pumila doon, pagdating niya doon sa Apo, abay na-evangelize na siya. Mm-hmm. And then pagpasok niya, mayroong scriptural prayer panalangin kang Apong Mama Kalulu. So, multi-purpose na yung pagpunta nila doon. Yes. It's evangelization. Evangelization is part may of it. May formation sila ina-undergo. Yeah. At syempre, yung mensahe kay Apo, yung kanilang petition, yung mensahe ni Apo, yun yung scriptural passage that they have to meditate on. And then, yung confessional. After that, dadaan sila doon sa confessionaryo. And you have a big audience there. Yes. Malaki. Kaya pumipila sila talaga doon. Eh, itong engineer, sabihin mo yung contraption na ginawa mo, Brother June. Nakakatawa to eh. Talaga very inventive. No? Yeah. So doon sa confession, may dalawa tayong confession room. And then, Paglumuhod, may nangyayari. May sisindi yung ilaw na red. Ibig sabihin, may nagko-confess. At pagpasok naman ng pare natin doon sa cubicle niya, automatic sisindi rin yung green. Ibig sabihin, may available na pare. Oh. Mm-hmm. Gawa yun ng engineer. Technology yan. Technology. Anyway, pwede ko kayong bawalan sandali. Mag-break tayo mo na overtime tayo ng sobra-sobra. Babalik tayo. We still have a lot more things to discuss about this rain, no? Babalik po kami after these messages, ladies and gentlemen.